Hello guys! Welcome to Home Kitchen TV. For today's recipe, magluluto po tayo ng beef barbecue. I know some of you isa to sa mga favorite at gustong-gusto din to ng family ko. So kaya naman isishare ko sa inyo ang mga sikretong ingredients at kung paano ma-achieve ang napakasarap na beef barbecue na to. Pero bago po muna yan, kung bago ka pa lang po dito sa akin channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Ito ang kompletong listahan ng recipe na ito. Kakailanganin natin ng 1 kg of beef at i-dry out natin to using paper towel. After that, ikakat na po natin to ng pang-barbecue. Pero kung gusto niyo naman po na mabilis, pwede niyo naman tong ipakat ng barbecue dun sa store na pagbibilan nyo. Or meron din pong ready-made na. And ingat na lang din po sa paggamit ng kutsilyo para maiwasan na masugatan kayo. Ayan guys, tapos na po tayo maghiwa. Ngayon, i-ready naman po natin yung mga ingredients na kailangan natin. Ngayon, ilagay na po natin ang 1 cup of soy sauce. And then 2/3 cup of ketchup. Now add 1/2 tablespoon of granulated garlic. Then add 3 tablespoons of oyster sauce. And then add 1 tablespoon of granulated onion. And then add 1/2 tablespoon of paprika. And also add 2/3 cup of brown sugar. Now add 1 teaspoon of dashida. Sa mga hindi po nakakaalam ng dashida, ito po guys yung Korean beef powder seasoning na nakakadagdag ng additional aroma at lasa dun sa ating barbecue. Now add 1 teaspoon of pepper. At kailangan din natin ng 1 piece of lemon. Para makuha natin lahat ng juices, roll the lemon like this. And guys, napakadali lang pong i-squeeze ng ating lemon dahil malambot na po ito dahil sa pagkakaroll po natin. Tapos haluin lang natin to na mabuti hanggang sa manuot po yung mga ingredients na nilagay natin dun sa ating beef. After po ng pagkakahalo natin dito, i-cover po natin to using cling wrap and then i-marinate po natin to overnight. After a night ng pagkakamarinate natin dito, ready na po itong itog sa ating skewer. At gagamit din po tayo dito ng gloves. Dahil wala po tayong bamboo stick, gagamit po tayo ng metal skewers. And ang maganda po kasi dito, pang matagalan pong gamit to.
Basta hugasan nyo lang po siya mabuti before nyo po ito gamitin. Pero kung meron po kayong bamboo stick at mas prepared nyo pong gamitin to, pwede rin naman po. And konting ingat na lang din po sa pagtutuwag ng barbecue para hindi po kayo masugatan. Ayan guys, tapos na po natin ituhog ang ating mga barbecue. And don't worry sa mga natirang barbecue, magigrill natin to kahit walang skewers. At hindi natin itatapon ng extra sauce nito dahil gagamitin natin to mamaya. So ayan guys, ready na ang ating barbecue. Pero bago po muna yan, ipe-prepare naman po natin ang ating sauce, yung natira kanina. So dito sa isang maliit na pan, ilalagay po natin dito yung natirang sauce natin kanina at lulutuin lang natin to ng mga ilang minuto. At hahaluin lang natin to continuously hanggang sa mag-stick ang ating sauce. So ayan po, kung napapansin nyo, medyo nag-start na siya maging sticky. So konti na lang po guys at ma-achieve na natin ang consistency na gusto natin. Ngayon ay ready na po to at itatransfer lang natin to sa isang maliit na bowl. At gagamit po tayo dito ng brush para sa ating base ng ating beef barbecue. So ready na tayo mag-ihaw. Naglagay lang ako dito ng konting charcoal at gas at sisindihan natin to using lighter. At maghintay lang tayo hanggang sa ready na ang ating charcoal at ilalagay na natin dito ang ating barbecue. Tapos ilagay na po natin yung sauce na ginawa natin kanina. At dahil hindi natin kontrolado ang init ng ating ihawan, i-check natin to every minute.
So papahira natin siya ng sauce both side para manuot palalo ang lasa dito sa ating beef barbecue. Ito na ang ating beef barbecue. Ayan guys, napakadali lang po talaga niyang gawin at napaka-easy lang din po ng mga ingredients na kailangan. At tsak na magugustuhan to ng family and friends nyo. I hope na nagustuhan mong recipe na to. And if you like this, please don't forget to subscribe, like, comment and share, and hit the notification bell for more upcoming recipe. Thank you for watching and see you on our next recipe. Bye!